buhay pa tayo. Buhay pa tayo. At sana dahil sa pandemyang COVID, eh, sama-sama nating makita that we may see together ang hininga ng buhay. Ang pneumonia ay isang salita na nagmula sa Griyegong pneuma na ang kahulugan ay breath, hininga, spirit, spiritu, soul, kaluluwa. Ang ginamit na Greek word sa kung ano ang inihinga sa ilong ng tao ay pneuma, ang hininga ng buhay. That we may COVID, that we may see together, nang sama-sama nating makita ang ating pinagmulan. Ginhawa. Ang kahulugan ng salitang ginhawa ay hininga. Ang kaginhawahan ay pneuma. Sa hininga na siyang ating pinagmulan, ang hininga ng buhay na siyang ating pinanggalingan na dapat nating nililingon dahil siya rin naman ang ating paroroonan. Ipagpalagay kaya natin, isang pagpapalagay lang, sa gitna ng pandemyang COVID-19, we try not to spiritualize concrete human experience. Wala munang pampalubag loob na nakalutang sa langit na hindi makapasa hangin. Not on that pie in the sky thing. No feel-good ways of spiritualizing the actual conditions of life these days. Let us just be true to the concrete and actual condition of human suffering amidst life today. Ngayon at dito, here and now, magtuon tayo sa konkretong nakikita ng mga mata, naririnig ng tainga, ang nararamdamang kabog ng dibdib dahil sa takot, dahil sa kawalan ng kasiguraduhan sa hinaharap, ang konkretong nararamdamang hapdi ng sikmura, ang masakit na parang pagtitimawang paghihintay na lang sa rasyon kung merong magbibigay ng pagkain araw-araw. Pero ipagpalagay kaya natin, isang pagpapalagay lang, buhay ka pa, buhay pa tayo, may hininga pa. At kung gaano kakongkreto ang nagsanga-sanga na nating problema, pangamba, alalahanin natin sa panahon ng pandemyang ito, eh ganun din kakongkreto ang pagharap natin sa mahirap na pinagdadaanan natin ito. Ang pagbubuntong hininga na lang muna. Ang bumuntong hininga na lang muna. Let us turn to the science of sigh. Ang pagbubuntong hininga. Ayon sa pag-aaral, heaving an unconscious sigh is a life-sustaining reflex. Ang kusang pagbubuntong hininga daw ay nagtataguyod ng buhay. Life-sustaining. Bagamat hindi natin napapansin, tayo ay palagi ang nagbubuntong hininga. Sabi ng isang neurobiologist na si Dr. Jack Feldman ng University of California, Los Angeles, on average, a person sighs every 5 minutes. Sighing is vital to lung function and thus to life. Sighing, ang pagbubuntong hininga, is vital to life. If you don't sigh, sabi pa niya, no? Your lungs will fail over time. And then, maaaring ikamatay natin ang hindi pagbubuntong hininga. Eh bakit daw kailangan ng katawang lupang ito ang pagbubuntong hininga? Kasi daw from time to time, yung alveoli ng ating baga, ito yung powerhouse ng ating paghinga kung saan we breathe in and out. Itong alveoli, yung bumobomba
na parang lumolobo sa ating baga, no? And naturally, sabi nila, no, nagkukolaps daw ito from time to time. At sa tuwing nangyayari daw ito, meron daw brain signal. Merong galing sa utak natin na naguutos sa katawang lupang ito na bumuntong hininga. And the only way, sabi nila, no, to inflate the alveoli of our lungs again is to sigh. Ang bumuntong hininga. Then, buhay ka pa. Buhay pa tayo. By nature, nagkukulaps daw ang alveoli ng ating baga. By nature, on average, every 5 minutes, kusang nagbubuntong hininga tayo para mapanumbalik ang normal na paghinga natin. Buhay pa tayo, tuloy ang buhay. Ipagpalagay kaya natin? Isang pagpapalagay lang naman. Hindi kaya by nature ng ating paghinga at ang pangangailangan na bumuntong hininga tayo, yes, by nature, every 5 minutes, nagpapaalala sa atin ito ng likas na kalagayan ng pagkakalikha sa atin. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at inihinga sa ilong nito ang hininga ng buhay at nabuhay ang tao. By nature, yes, every 5 minutes, sa pangailangan natin sa pagbubuntong hininga, ito rin ang pagpapaalala sa pangangailangan ng palagi ang nating pagkakatugtong at paghugo sa hininga ng buhay. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Buhay ka pa. Buhay pa tayo. Salamat sa Diyos sa palagi ang paghugo sa hininga ng buhay. By nature, every 5 minutes. Sa malaro nating pag-iisip, isagi kaya natin sa ating pagninilay ang sinasabi ng mga eksperto na ang primary target ng coronavirus disease itong alveoli na to, no, na pinag-uusapan natin, which eventually causes pneumonia. Ang kahirapan sa paghinga, ang kakapusan sa paghinga, ang kakapusan sa hininga. Well, sino pa nga ba sa atin ang pumapansin sa hininga o sa paghinga natin, ano? Papapera na lang siguro kung bumaho na. Sino pa nga ba sa atin ang nakakaalala sa pneuma, the breath, the spirit, the soul? But so true to this COVID-19 experience, now we are being made to rediscover and reaffirm the true nature of our humanity, the true nature of our createdness as humans, ang ating pagkaabo, ang ating pagkalupa, from the Latin word humus, na ang kahulugan ay lupa, ground, at sa salitang Hebreo, si Adan or Adam, siya ang Adama, which means ground, lupa, alabok, na hiningahan ng pneuma, the breath of life, ng Diyos na manlilikha, at ang tao ay nagkaroon ng buhay. So true to this COVID-19 pneumonia, that now we see together, now we COVID, sama-sama na nating nakikita ang panganib ng kahirapan sa paghinga, ang nakamamatay na kakapusan sa hininga, na para talagang nagpapaalala ito sa atin na baka nakakalimot na tayo o baka napapatid na tayo sa hininga ng buhay, sa pneuma ng Diyos. Ipagpalagay kaya natin,
isang pagpapalagay lang naman. A sigh is not just a sigh. Na ang kusang pagbubuntong hininga is actually an alarm signal. A signal grace embedded in the nature of our createdness. Na meron tayong pangangailangan sa kusang pagbubuntong hininga. Isang konkretong pagpapaalala sa pangangailangan ng palagian nating pagkakadugtong at paghugot sa hininga ng buhay para sa ating kaginhawahan. Ginhawa, hininga. Kaginhawa natin ang Diyos. Kahininga natin ang Diyos. Ito po isang pagpapalagay lang naman. Kayo po sa palagay niyo. Sa isang clinical trial na isinagawa ni Dr. Vlemmink ng University of Amsterdam, na kumpirma nila na sa pamamagitan ng kusang pagbubuntong hininga, nagkaroon ng significant reduction in anxiety and increase in relaxation. Pinapahinga ng pagbubuntong hininga ang isip at katawan natin. Relax ka lang. Pahinga ka lang, hubugot ka lang ng hininga. Nakasama talaga sa disenyo ng ating pagiging tao, by nature of our createdness, yung tinatawag na spontaneous sigh, yung kusang pagbubuntong hininga, na likas na kakambal na reaksyon natin sa tuwing meron tayong hinaharap na krisis o pangamba sa buhay. Sa pamamagitan ng spontaneous sigh, ang kusang pagbubuntong hininga ay parang sinasabi sa atin ng Diyos, gamit na rin ang natuklasan ng physiopsychological science, relax ka lang, pahinga ka lang, kalma ka lang. Alam ng Ama sa Langit ang lahat ng pangangailangan natin. Siya na ang bahala para sa lahat ng pangangailangan natin ngayon, pati na rin ang para sa bukas.